Araw-araw aakalain mong may pista sa Quiapo dahil sa mga dumarayo para magsimba at mamili ng mga gamit dito. Pero sa ang eskinita ba, mahanap ang mga bagay na nais mong bilhin sa paligid ng simbahan. May detalye si Ryan Lesigas. Masigla, buhay na buhay. At patuloy pa rin dinadagsan ng libu-libong tao ang Quiapo sa Maynila, lalo na tuwing traslasyon. Pero noon, mananampalataya at deboto ng mahal na poong Nazareno ang kalimitang makikita sa loob at labas ng simbahan. Ngayon, bukod sa mga nagis na nating mga tindera ng iba't ibang mga imahe ng mga santo, tindera ng iba't ibang klase ng halamang gamot, agimat, makukulay na kandila at mga manghuhula, mas dinagsa pa ang Quiapo dahil sa mga mabibili sa bawat eskinitang nakapalibot sa simbahan. Nariyan ang mga gulay, prutas, tinapa at daing sa panulukan ng Villalobos at Hidalgo sa harapan mismo ng simbahan. Nariyan din ang nag-viral online na dragon fruit juice na talaga namang dinumog ng mga food vloggers. Sino ba naman kasing hindi maingganyo sa lamig ng dragon fruit juice kung ganito katindi ang tirik ng araw? Sa kahabaan ng Villalobos Street, iba't ibang klase ng mga gamit sa bahay, lalo na sa kusina, ang mabibili mo. Baso, tasa, kaldero, name it, they have it. Kung noon, dinarayo ng mga litratista ang Kalye Hidalgo, abay ngayon, dinudumog naman ng mga mahilig sa sotangon ang kubol na ito ni Nanay Rosa Hilario na sumikat ng husto dahil sa mga Pinoy food vlogger. Kung may kalye para sa mga litratista, abay, meron din para sa mga malalabo ang mata. Yan ang Paterno Street kung saan makakabili ka ng eyeglasses na good quality pero hindi masakit sa bulsa. At sa mga mahiling namang pumarty-party at magtalikot ng mga makina at kung ano-ano pang gamit sa bahay, dito sa Gonzalo Puyat Street na mas kilala sa tawag na Raon, makakabili ka ng iba't ibang speakers at tools na siguradong pasok din sa budget mo. Magtanong ka lang kung ano ang kailangan mong gamit. Siguradong matatagpuan mo yan sa mga street around Quiapo Church. Pero syempre, huwag mo rin kalimutan ang dumaan sa simbahan upang magpasalamat sa puong may kapal para sa mga biyayang natatanggap natin araw-araw.